So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So for this video, magbibigay lang sa inyo ang top 5 na piyesa ng bikes na hindi mo dapat pagkagastusan na malaki kung ayaw mong masayang ang pera mo. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pindutin nyo lang ang subscribe button sa baba, pati na rin yung bell icon para lagi kayong ma-notify kapag may bago akong uploads. And pakihit na rin yung like button kung nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, disclaimer lang muna. So itong video na ito ay hindi para sa lahat. So ang ibig ko sabihin, kung sakaling malakas naman kayong kumita at madali lang bawiin para sa inyo yung mga perang ginastos nyo para sa mga pesang sasabihin ko, eh hindi na kayo kasali dito. So itong video na ito ay para doon sa mga tao na kailangan pang magpakahirap para lang bilhin yung mga pyesang sasabihin ko. So okay, simulan na natin. So number 5, carbon spacers. So para sa akin, hindi ko pa rin talaga makita yung sense ng mga carbon spacers. Dahil kung pagdating naman sa timbang ang usapan, magkasimbigat lang naman sila nung mga stock spacers na nakakabit sa mga bike natin. So yung mga carbon spacers, mabibili natin ito sa halagang 30 pesos bawat piraso. And para sa akin, hindi yun worth it. Samantalang yung mga spacers na gawa lang sa alloy o sa bakal is nagkakahalaga lang ng 10 piso hanggang 15 pesos. Kaya for me, hindi talaga worth it. So number 4, Ardiguard. So itong Ardiguard, madalas natin ito makikita nakakabit doon sa ibang mga budget MTB. So ang purpose daw nito ay para protektahan yung ating mga RD. And oo, minsan, pero kung sakaling wala ka pang ganito at nagbabala kang bumili, para sa akin wag mo nang bilhin. Dahil nasa 200 pesos din kasi yung presyo nito. At baka nga mas lalo pang makasama ito. Kasi base sa nakikita ko, medyo may pagka-bulky siya. Baka sumabit pa ito kung saan saan. So number 3, cheap carbon parts. Pero una muna sa lahat, hindi dito kasama yung mga carbon parts na galing sa mga mamahali na brand. Dahil pare-pareho naman nating alam na magagandang klase ang mga yon. So ang tinutukoy ko dito ay yung mga mumurahin na mga carbon parts. Lalo na pagdating sa handlebar, stem pati seat post. So napakadelikado kasi bumili ng mga mumurahin na carbon parts. Kasi nga hindi natin alam yung quality niyan. Tapos yung iba pa nga is, mapadaan lang sa konting lubak, eh mababali na agad. Tapos kung ikukumpara mo naman sa mga alloy parts, is hindi rin naman talaga ganun nalalayo yung kanilang timbang. Kaya kung gusto mo talaga yung mga carbon parts, mag-ipon ka na lang para sa mamahalin at saka mga high quality. So number 2, budget air suspension. So kung medyo matagal na kayo dito sa channel, malamang lagi-lagi nyo makikinig sa akin na isang air suspension fork sa pinakamasasela na piyesa ng bike at dapat mag-invest ka ng malaki para dito. So recently kasi, sobrang dami ko na nakikita na issue tungkol sa mga budget air suspension. Yung iba nagbabawas ng hangin, o di kaya naman yung iba napuputol yung arch. At kung ano-ano pang problema. And ang masama dito, kung abutan ka ng sira sa kalagitnaan ng ride, eh delikado yan para sa iyo mismo. Dahil baka pagmulan pa yan ng aksidente. And finally, number 1, oil slick parts. So sa mga bagong henerasyon ng cycling community, isa nga sa kulay na nauuso ngayon sa mga piyesa ng bike is yung metallic rainbow, o mas kilala natin ngayon sa tawag na oil slick. And pinaniniwala ang nagmula yung mga oil slick parts sa mga motor na tinatawag natin na Thai concept. Pero bago kayo man trash talk sa comment section at magsalita ng kung ano-ano, gusto ko lang klaruhin na wala naman akong problema kung gusto nyo lang magpaganda ng bike at wala din akong problema sa mga oil slick na parts. At kung may piyesa ka man ngayon na naka oil slick, huwag kang mag-alala kasi hindi naman kita tatawagin bakla. So ang problema kasi sa mga oil slick, napakadali nito mabakbak o napakadali nito matuklap, mabasa lang ng ulan, o di kaya naman punasan mo lang na may tubig, eh matutuklap na. Tapos ang matindi pa dito, kamamahal din ng mga oil slick na parts. And sa palagay ko, yung mga oil slick na parts, nagsisimula ang presyo niya sa mga 700 pataas. And kahit gaano pa kamahal yung mga oil slick mo na parts, wala pa rin talaga sa ngayon yung masasabi natin na pang matagalan yung itsura. Kaya para sa akin lang, hindi pa rin talaga maganda mag-invest na malaki para sa mga oil slick na parts. At hindi rin maganda mag-invest na malaki para sa mga bagay na panandalian mo lang naman mapapakinabangan. So yun lang muna at salamat sa panonood and sana nagustuhan nyo itong video natin ngayong araw. So kung meron akong hindi naisama, pakicomment na lang po dyan sa comment section para magawa natin ng part 2.
So okay, so yun lang muna. Hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.